Diyos Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa isa tayo sa gaganapin nating pagdiriwa ng banal na Eucharistia upang lalo nating pagtibayin halaga at kahulugan itong ating sinasampalatayanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. May pagtutuwid sa lahat ng ating mga pagkakamali upang mabuting balitang ipinapahayag ay magkaroon ng puwang at kahulugan kahalagahan sa bawat kaisipan at pamamaraan upang mabuhay sa ilalim ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipo. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin, nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog mo na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasagawa sa pagkain yaong mga nagdaraho, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos.
Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa. Mga ngayupang lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Maging lahing susunod pa at sasambat maglilingkod, ay mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang, pa'y ganito ang hiyahayag. Sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin na ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi nung una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iba at kakaiba ang dating sa ating mabuting balita. Binasa ngayon, may malalim na hugot ang ating Panginoon Hesukristo at ang kanyang kaisipan o pananaw sa mga pagdating ng panahon. Oo nga't ang lahat ay pagpapala ng Diyos, pero higit na pagpapala ng Diyos sa pagdating ng panahon. Ang pagdating ng panahon na ito ay nalintulid sa isang sa ating mabuting balita, ang talinghaga tungkol sa malaking piging. Kaya the great banquet is really awaiting for us. Ito ngayon at nasa sitwasyon na ito na magwawakas ang lahat ng bagay, ngunit hindi mawawalan na lamang at sukat at kawalan basta tayo ang mga
pagsapit ng mga huling bagay sa mundo ibabaw ay meron tayong pagsasaluhang malaking piging. At ang palagi nating panalangin, Hari nawa, lahat ay makasama sa malaking piging ng Panginoon na ito sa kanyang paghahari. Kaya nagsimula ito sa isang sitwasyon na si Kristo'y dumudulog sa hapag at sinabi ng kasalo niya, mapalad po ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tubay may kinalaman sa langit na tayo ay dudulog sa hapag at mapalad tayo sapat kasama natin si Kristo sa hapag na sa malaking piging na itong sinasabi sa ating mabuting balita. Oo, napakalaga nga ito. Kaya ibig sabihin tayong lahat ay inaanyayahan. Ano pa, sapat ito'y open invitation to all, may mga taong hindi handa. Tulad na iniisa-isa sa ating mabuting balita dito. Ang isa ay may kinalaman sa kanyang kayamanan. Tinan muna, may bagong bilis siyang bukid. Isa naman ay doon sa kanyang gawain sapagkat meron siyang nabiling bukid. Yung isa naman ay may kinalaman sa pamilya. Ay nakaw, napakarami tayong maging dahilan upang hindi tayo makasama sa hapag ng Panginoon. Kung ang hapag ng Panginoon na ito ay dito pa man sa balat ng lupa, nagiging makahulugan at makahulugan, ano pa't huwag naman sana sa pagdating ng tunay na hapag na kapiling natin ng Diyos sa kanyang paghahari sa kalangitan ay tayo pa ang mawawala. Kaya ibig sabihin, napakahalaga yung kanyang imbitasyon. It is always an invitation for us to dwell in the banquet here on earth. Much more, we are invited to the great banquet in the heavenly place where God is dwelling and Jesus Christ is with us. Oo, ito isang napakalagang pagsasama-sama nating lahat upang kung pagkalipas ng buhay sa batang lupa ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Kaya may wakas ang lahat, kaya kailangan natin magkaisa kung tayo ay nakadadalo sa bangkete o sa malaking handaan sa batang lupa sapagkat meron tayong lalong pinapahalagahan ang paghahari ng Diyos sa balat ng lupa. Ano pat ang paghahari ng Diyos sa kabilang buhay, ang siyang ibig din natin makamit at maging isang napakahalagang karanasan para sa atin. Kaya itong mga detalye na sinasabi sa ating mabuting balita, kung sila'y hindi manghanda sa kanikanilang mga kadahilanan, pumunta kayo sa ibang lugar, sinabi sa Alipin, di sa ating mabuting balita, at pumunta kayo at anyayahan ninyo ang mga pilay, mga bulag, ang mga pingkaw, ang mga pulubi, mga bagay nito, sila'y hindi abala sa ano pa mang kanilang ikabubuhay sapagkat wala silang ibang ninanais kundi ang tulungan sila ng Diyos at sila'y gumaling sa kanilang makaramdaman at patawarin ng kanilang mga kasalanan. Pero mga tao na talagang oo nga't makasalanan, oo nga't marami mga pagkukulang, bukod dito'y abala pa sila sa kanilang mga gawain, hindi sila dumadalo sa piging, sa buhay na ito, sa daigdig. At ganun din, at kundi magbabago ang takbo ng kanilang buhay, baka hindi rin sila makabilang sa hapag ng malaking handaan sa piging sa kalangitan. Sa huli, binanggit uli na pumunta kayo sa iba pang mga lugar na ibig sabihin malawak at malaki ang ating patutunguhan sa piling ng Diyos at ibig ng ating Panginoong Kristo na tayo mapabilang lahat, walang maiiwan. Napakalaga ang mitiin ng ating Panginoong Kristo, dumating itong layunin niya sa buhay nung siya ay namapahayag ng mabuting balita.
ang lahat ay pagpapala ng Diyos. Kung ang sangnilika ay para sa lahat ng tao na ginawa ng Diyos para sa kabutihan, kagalingan ng tao, kundi rin sa kabilang buhay, tayo magsasama-sama sa piging ng Diyos na walang maiiwan kundi tayong lahat sama-sama at nagkakaisa sa gawain sa kalangitan sa piging ng Panginoon o sa piging ng Diyos sa kaluwalhatian. Kaya sa huli, pinapahay sa mabuting balita ang halaga ng buhay natin sa batang lupa. Na patuloy tayo inanyayahan upang makiisa sa piging ng pagkakaisa ng layunin ng ating buhay sa araw-araw. Ganun pa man, ganun din sa paghahanda natin sa pagwawakas. Ano ang magiging daan upang tayo magiging bahagi sa malaking piging na inihanda ni Kristo sa pagpapala natin man din, kapiling natin ang Diyos Ama sa kalangitan. Ang banal na misang ito ay napapaalala sa atin, oo, magandang mabuhay sa daydig na ito. Ano pa't mas magandang mabuhay sa kabilang buhay na kapiling natin ang Diyos at makakapiling natin ang ating Amang lumika magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang lang natin pagtibayin itong ating mapanalangin sambayanan sa patuloy na pagkalinga ng Diyos, pag-aaruga at pagtugon sa lahat ng ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa ay naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matagpuang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan upang lang natin pagtibayin ang pananampalataya na tayo nabibilang sa malaking piging dito pa man sa bat ng lupa sa paruloy na paanyaya ng ating Pinasukristo sa aral ng mabuting balita. Ano pa at ito rin ang paghahanda upang tayo mapabilang sa malaking piging sa kalangitan na kapiling natin ang ating Amang lumika. Pakinabati mo kami sa lahat ng aming mga pagbibigay halaga sa buhay nito sa matuwid na pamumuhay. Dinggin mo nawa itong aming mga panalangin sapagkat ang lahat na ito ay hiniling namin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at gandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sangsinukob, sangad mong siya iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos mamangyarihan, langit at lupa'y naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo may minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ernesto na ang aming tagapangasiwa, ang aming Santo Papa at ang lahat ng mga obispo ng San at lahat na nagpapala, pagpapalang ipinapahayag at tanang mga kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay na naghihintay sa atin ang malaking piging na inihanda ni Kristo upang makapiling natin ang Diyos Ama sa kalangitan. At upang sa bat ng lupa, ito'y maging karapat-dapat nating mapabilang. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Pinuso Kristo ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepena araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao na itinatumpok natin ngayong buwan ng Nobyembre. Panginoong Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral, ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming manalangin sa iyo, nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa na aming mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at manatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at palakasin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sila nila sa iyong kaluwalhatiang kadakilaan at pag-ibig na wagas. Alalahanin po natin ang ating mga mahal sa buhay ng yumao na. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong panalangin. Sa wakas, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, Ama nababalisa at nawawala ng pag-asa, Ama natatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cielo prestitisti ei reclamentum mensehamente oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tui memoriam reliquisti tribue quaesimus idonis corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Thank you.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sa reno, inulwalhati ka na.